So ayan guys, titikman na natin ang ating for the very first time combination ng ano tawag ito? Ang palaya, noodles, at saka yung okra. Good morning guys! Welcome back to my channel. So ngayon magko-cooking lesson tayo. Nandito tayo sa kusina ng hindi natin kusina, kusina ng amo. Tapos, kanina nung pagising namin, sabi ko sa kapatid ko na magsain ka na ng kanin. Tapos, bibili ako ng ampalaya kasi lagi nga akong lumalabas araw-araw. So, bumili ako ng, nahiwa ko na siya ha. Bumili mo, bebe. Nahiwa ko na itong ampalaya. Tapos, yan. Isang ano lang siya, isang perasong ampalaya. Tapos, syempre, itong onion. Tapos, papakita ko sa inyo yung kanin namin na nilagyan namin ng ito. Actually, dati talaga sa Pilipinas, kahit naman dito, hindi talaga ako kumakain ng okra, mga gulay-gulay. Bihira lang akong kumakain ng palya. As in, ayaw akong kumakain ng mga vegetables. Pero dahil nagkasakit ako ng hyperthyroidism, so, ayan, pinipilit ko yung sarili ko kumain. So, ang ginawa ko sa okra, pinaibabaw ko dito sa, tcharang! Yan, sa kanin. O, diba? So, pagkatapos ng luto ng kanin, luto na rin ang okra, diba? Ang lambot. Tapos, masarap yan ang okra pag mayroon kang sausawan. Hindi ako maglalagay ng toyo ngayon kasi nga, ibawal sa akin. Pero, ang gagawin natin ngayon is creation. Itatry kong yung ampalaya, ihahalo natin dito sa noodles. Gamit ko yung Indomie Mi Goreng. Gamitan natin ang dalawang ganito dahil mayroon pa ako, nakabili ako kanina. So, magluluto tayo na ampalaya with noodles. Alam my Labrador. So, inilagay ko na dito yung onion. Konting oil lang ako maglagay. Tapos, kailangan muna natin medyo palambutin yung onion. Saka natin ilagay ang garlic. Maganda dito sa amo ko guys. Kasi open kami. Kung ano yung pagkain nila, nakakain din namin. Pero pagka may gusto kaming kainin, kagaya nito na kasi nag-grocery sila every once in a week lang. So, tapos, everyday naman akong gulo malabas. Ayan, tapos may mga tindahan doon na nagbibinta ng gulay. Nakakabili ako ng mga gulay. So, tayo ng tubig para sa noodles. May mga nagtanong sa akin po kung bakit hindi ako nag-vlog sa loob ng bahay ng amo ko. Ayoko, hindi ko siya feel. Hindi ko siya basyadong feel mag-vlog or ipapakita yung bahay nila kasi hindi ko naman bahay ko bahay nila. Pero pag nandito tayo sa kusina, syempre papakita natin ang luto natin. So ngayon, ilalagay ko na ang garlic. So, i-golden brown lang natin konti ito. Magbo-boil tayo ng tubig para sa ating noodles. Ang noodles pala na gamitin natin is itong Mi Goreng na may ano na siya, may lasa na siya kasi nga fried noodles na siya. So, pwede na yan siyang lalasa. Ang Mi Goreng means ay fried noodles pancit canton. So, dito po sa ano, sa amo ko, hindi po kami nag-uniform ng kapatid ko. So, ayan, ganyan lang. Civilian, baby! Civilian, baby! Ayan, hindi kami nag-uniform. Kasi dati, nung bago pa ako, binilihan niya ako ng uniform. Sabi ko, ayaw kong magsuot ng uniform. Pero may mga amo talaga na hindi ibibigay sa'yo yung demand mo. Pag sinabi nilang mag-uniform ka, mag-uniform ka talaga. Kahit pakiusapan mo pa yun. Pero dito sa amo ko, nung sinabi ko dati na ayaw kong magsuot, pumayag naman siya kaya yan. So ngayon, ilalagay na natin itong hiniwa ko na kanina na isang pirasong ampalaya. Ayan, i-mix lang eh. Tumalon, baby. Gisahin lang natin itong ampalaya. Ang gagawin ko lang pang lasa is maglalagay lang po ako ng medyo pang maglalagay lang po ako ng ito, Red Robin seasoning. At dahil mahilig ako sa anghang, hindi naman siya masyadong maanghang, maglalagay lang po tayo ng red chili. Pamintang durog. Hindi po sa inyo ha kung gaano kadami yung paminta. Actually, hindi talaga ako marunong magluto.
Kaya lang yun, create-create lang. Yan. So, medyo, ano, madami yung sili. Inaan natin ang kayo, ang apoy, para hindi siya masunog. Ayan, lalagay natin itong higurin natin dito sa mainit na tubig. So, ito na yung migoring natin. Itong migoring na ito, guys, na pansit canton, madali lang siyang lumambot, kaya anuhin mo na hindi siya masyadong malambot. So, ito yung... So, nabig nila po ko. So, ito yung ano, spicy na kasama po sa loob ng migoring. Mayroon po siyang minyak bumbu. Kakatuwa naman to. Seasoning oil, then ketchup sauce. Tapos mayroon po siyang indomie sauce, at saka mayroon siyang chili. Yan. Mapait to, guys. Kasi nga, panglasa lang yan. So, lalagay lang natin ang powder. So, tapos ng powder, ihalo natin itong mainit pa na migoring para maglasa. So, imimix ko lang itong noodles para mahalo natin dito sa ampalaya. Tapos maglalagay lang tayo ng sibuyas dahon para pangpakulay. Para sa makulay na buhay. Gaba. Bawal magkanta-kanta kapag magluto kayo. Makaba na daw kag-biudo. So, yan na! Tcharam! Breakfast is ready. Pang-breakfast namin ito ng kapatid ko. So, guys, dito sa bahay ng amo ko, kung ano yung ginagamit nilang kutsara, plato, baso, yan din yung ginagamit namin. Hindi binubukod yung mga gamit namin. Tapos na ang luto natin. Pakita natin sa inyo kung gaano siyang sarap. Yan! Noodles! Ah, dapat pang thumbnail. Yan. Nakain na tayo. Siyempre, guys, rice is life. Yan, kain na tayo ng konting kanin. Dinner time! Kain lang natin dito. Mamaya, pagkatapos ng kapatid ko, kakain na din siya. Madalas hindi kami nagsasabay mag-breakfast kasi minsan hindi ako kumakain ng breakfast. Minsan hindi rin siya kumakain. So, iyan na yung pagkain natin. So, yan. Titikman na So, ayan guys. Titikman na natin ang ating for the very first time combination ng anong tawag ito? Ampalaya, noodles, at saka yung okra na pinaibabaw natin dito sa white rice. Tapos, hindi na ako nagkape. Nag-ano na ako. Mag-orange juice na lang tayo. Thank you, Lord, sa pagkain. Hindi siya mapait. Hindi siya masyadong mapait. Masarap. At syempre, ang ating okra. Wala siyang kalasa-lasa. Wala siyang kaasin-asin. Kainin mo lang siya ng ito. Dati talaga, ayaw ko talaga kumain ng okra. Kasi nga, ayaw ko yung lasa niya na malapot. Pero, dahil nga may sakit tayo, kailangan natin kumain ng mga pagkain na may mga vitamins at, yan, benefits. Kainin na natin yung okra. Sarap! Ang lambot. Pwede mo din siyang i-slice yung okra, tapos ihahalo dito sa noodles at saka sa kanin. Ganyan. Ang sarap ng okra.
Alam mo yung okra, mas maganda yung okra na hindi mo siya iboboil kasi hindi lalabas yung lapot niya. Ipaibabaw niyo lang po siya sa kanin. Hayaan niyo siyang maluto sa tawag nito sa init ng singaw ng kanin. Hindi siya parang nag-steam lang siya, hindi lumalabas yung lapot niya na which is ayoko. So yan yung napakaganda sa ito yung magandang gawin nyo sa okra. Pakita ko yung ginawa ko sa okra. Dinurog ko yung okra. Tapos wala talaga siyang, tingnan mo, wala siyang ka-slimy-slimy. Kasi nga is, pina-steam lang natin siya sa ibabaw ng kanin. So, And I hope nagustuhan niyo po ang ating recipe share natin dito ngayon na ampalaya with the noodles. Gamit natin ang Indomie Mee Goreng. Product po siya ng Indonesia. So, hindi po to sponsor. And I hope you enjoy this video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click that subscribe button and put on the notification bell para maging updated kayo pag may mga ina-upload tayo ulit na video dito sa ating channel. And you can leave down comment below guys and you can share this video, share and like and comment. And see you again naman next one. Bye-bye!